Magandang gabi mga kabarangay. Ito na naman tayong muli sa ating isang edisyon ng ating Princess Mary Mushroom. Kung nakikita niyo po sa harapan nyo, yan po ay ang ating Princess Mary Crispy Mushroom. At tara po, pupuntahan po natin itong pinapanood ng aking anak. Makikita po natin, yan po. Yan po yung ating mga vlog. Yan po yung ating Princess Mary Mushroom. So, yan po yung ating mga vlog. Yan po. At ngayon po, babalik po ulit tayo sa edisyon natin ng Kusina Edition ng ating Princess Mary Mushroom. Sa araw na ito po mga kabarangay ay ituturo ko sa inyo kung paano gumawa ng mushroom tempura mga kabarangay ang ating gagawin ngayon. At ito ang kailangan natin sa paggawa ng mushroom tempura. Una, white oyster mushroom. Ito po yung, meron po tayong isang kilong white oyster mushroom. At ang kinuha lang po natin ay 1/4 ng white oyster mushroom. Ito po yung hinugasan na po natin kanina. Tapos po, ito yung tangkay niya. Inalis po natin kasi po medyo matigas po yan. Kaya po hiniwalay natin. Gagamitin natin sa susunod na edisyon ng ating kusina mushroom. At ito naman po, ang isa pang kailangan natin, harina. 1 teaspoon of salt. 1 teaspoon of black pepper. 2 eggs. Cooking oil. Disposable gloves. At yung pong ating tasa, nalalagyan po ng itlog na ibabati natin mamaya. Kutsara para po sa gagamitin natin mamaya at saka po isang lalagyan para sa ating pinarito. Ayan po, kung nakikita po ninyo ang ating mga kakailanganin, pa nga po pala ang ating organic garlic. Yan po ang ginagamit natin, organic garlic, sa paglalagay natin sa ating mga lutuin. Ngayon po, kompleto na tayo sa ating lulutuin. Umpisahan na natin. Una, ilagay ang asin sa harina. Sumunod, ang black pepper, ilagay din sa harina. At pagkatapos, kunin ang kutsara. I-mix. I-mix po sa... Maaari din po nyong lagyan ng mga pampasarap like magic sarap. Nasa sa inyo na po yan. No? Kaya po breadcrumbs. Kung saan po kayo mas komportable o mas nasasarapan kayo na gawin, yun po ang gawin nyo. Ito po ay para lamang sa recipe na amin ang nakasanayan dito sa bahay. Kaya po ito lang yung ituturo ko sa inyo. Kayo na po bahalang mag-extend kung ano po ang panlasa nyo. At saka po yung mga binigay kong sukat na ingredients kanina, yun po ay base lamang din sa aking panlasa. Nasa sa inyo na rin po kung dadagdagan nyo o babawasan nyo. Ayan po, mix na natin siya. Set aside po natin. Sabi po natin siya. Tapos po naman ngayon, gagawin po natin ay ang itlog. Kukunin po natin ang itlog. Mga kabarangay, ngayon naman po ay ating kukunin ang itlog. Bibiyakin po natin siya. Kita po ninyo. Isa lang po muna. Para puro sa mga susunod na iano pa natin, baka po maubos. Kaya po ang gagawin natin, ilagay natin yung
itlog. Pag okay na po, kumuha tayo ng gloves, ng disposable gloves. Ako natin. Pero kanina po, naghugas na ako ng kamay. Kaya po, malinis na to. Kaya lang po, para protection, lalo na po ngayon, panahon ng pandemya, kukuha po tayo ng mushroom. Yan po. Kukuha po tayo. Hindi po natin sa itlog. Sabi natin natin itlog. Mga mga apat na piraso. Dip po natin siya. Yan po. Makikita nyo, nakuot na siya ng itlog. Nakuot na siya ng itlog. Tapos, ano po ninyo dito sa ating harina. Ganyan lang po siya ng harina. Ganyan. Hanggang sapat lang po na makuot siya ng harina. Yan po. Ayan lang. Tapos, pagulong-gulong ninyo siya para po mabalot siya. Yan po. Tapos, lagyan natin dito sa ating anong lalagyan. Ganun po ulit. Mga susunod. Kukuha lang din po ulit kayo. Tambog nyo sa itlog. Yan po. Yan po. Keep sa pinating itlog. Then, ganun lang. Hanggang sa matapos po lahat yung ating ipin-repair na mushroom na iluluto natin ngayon. Yan po, ganyan lang o. Ganyan lang po kasimple ang pagluluto nito. Ang pagko-coat. Dito nyo po maano na ang mushroom po pala ay masarap. At saka po, take note nga po pala. Ito pong mushroom na ito ay ano, organic. Kumbaga, iniisip ng mga tao na ito ay nakakalason. Hindi po, dahil po ito po ay alaga. Cultured po ito eh. Kaya po, don't panic. It's organic. Yan po kumbaga ang kasabihan dito sa mushroom ngayon. Sa umaano pong industriya ng mushroom, mas makikilala ng Pilipino ang mushroom. Kasi po, yung white oyster mushroom ay kung pwede po nating pamalit sa karne. Kung lahat po ng lutuin na may karne, maaari po nating ipalito. Napakarami pong potahe na maaaring gamitan ng mushroom. Isa na nga po rito itong ginagawa natin na mushroom tempura. Ito lang po yung ating unang gagawin. Pero po sa mga susunod na araw, mga susunod na pagbablog natin, gagawin natin yung ibang mga luto pa nito. Especially itong ating crispy mushroom na kasalukuyang umiikot sa merkado ngayon na nanggagaling dito sa Princess Mary mushroom. Yan po. Sa mga susunod na araw po, tuturo ko rin po paggawa niyan. Pero po dito muna tayo sa basic. Kaya po basic, ito lang po yung ating uunahin. Kasi po, para malaman nyo yung lasa bago po kayo pumunta sa mabigat-bigat na lutuin. Ayan po, mamaya natin itutuloy po yung iba haba po magsasalang na po tayo para po maano natin. Umpisa natin. Mga kabarangay, nandito na po tayo sa aming munting kusina. Ito po natin, gawin po natin, meron po tayong kawali. Bubuhayin po natin siya sa medium fire. Para po ano lang siya. Hintayin po natin iminit yung kawali. Yan. Init po yung kawali. Hintayin po natin. At habang po hinihintay natin iminit yung kawali, tinuha na po natin yung ating pang-ipit. Ito
buong ating pang-ipit ang ating gagamitin. Ayan po, mainit na ang ating kawali. Lagyan na po natin yung cooking oil kanina. Hindi naman po kailangan ng maraming oil. Basta po yung sapat lang na mabaon siya sa oil, okay na po. Kailan po natin uling uminit. Sa nga po pala itong ano na to, white oyster mushroom, dahil wala tayo ngayon dito sa ating farm at naubos, ay inamot po muna natin sa kasamahan natin kay Los Biminda Contreras. Shout out muna kay Lot Lot. Ito po, ito luluto na natin yung mushroom na galing sa iyo. Testingin po natin kung mainit na siya. Dip nyo lang po yung pangipit nyo. Wala pa po siyang bula. Gagawin po habang iniintay po natin siya uminit ng maayos. Next step po, ayun po, mainit na po yung ating mantika. Tambog po natin siya. Tambog po natin siyang paganyan. O, kung makikita nyo po, mainit na yung mantika natin. Ayan po. Huwag nyo na pong pagdikit-dikitin para po maganda yung maging luto nya. Ayan po. Ayan, tama-tama lang po yung layo-layo nya. Po, habang tumisok po yung ating mantika, habang niluluto po yan, ay kukuha po ako na hintayin lang po natin siyang ano, mag golden brown. So, nakita na po natin siyang golden brown. Bila na. I-twist lang po natin. Para po yung kabila naman ang maluto. Inuna po natin yung harap. Para po magkaroon na siya ng kulay. Mauna siyang ano. Tapos po yung likod. Dahil po nandun yung pinaka ano ng tangkay niya. Yan. Ngayon po natin siya lalagay ng pie pot. Kasi po medyo matagal maluto yun. Kung siya po ang unahin natin, baka po masunog siya, kaya kailangan yung ilalim. Pinakaibabaw muna ang inuna natin. Yan po, habang hintay natin maluto yung unang batch natin, pi-prepare na po natin yung susunod na batch. Yan po yung kaninang ginawa natin. Yan po, kung makakita nyo, malapit na siya mag golden brown. Kailan po natin siya mag golden brown. Mga kabarangay, makalipas ang 3 minuto, titingnan na natin ngayon kung okay na siya. Ayun, golden brown na po siya. Yan, ibaliktad nyo na lang po ulit para po sa perfection ng kanyang luto. Para po maging fair yung luto niya. Yan po. Golden brown na po siya. After po mga 30 seconds, mabilis na lang po siyang maluto. Naluto na siya, golden brown. Ngayon naman po, lalagyan natin ng tissue yung pag-anohan sa kanya. Para pag ano natin, yan. Golden brown na siya. Grabe na nating malutong to dahil sa golden brown na kulay. Para po yung mga excess oil, masipsip nung
kitchen tissue. Ngayon naman po, sunod natin yung naiwan kaninang piraso. So, habang hinihintay po natin yung second bath, ano po natin to? Alag natin sa tissue para po ma ano na yung mga excess na. So, sa pangalong luto na to, medyo po mainit na ating mantika. Switch na po natin agad. Makakita niyo po, mabilis po siyang maluto. Kasi po yung mantika natin ay sobra ng init. Mga kabarangay, after 3 minutes, baliktad po natin. Ayan na po siya. Golden brown na rin. Mga after 30 seconds pa or 1 minuto, luto na po ito. Hintay-hintay lang po tayo saglit. At ganoon din po mga kabarangay yung gagawin natin doon sa mga natitira pa. At hindi ko na lang po ipapakita sa mga sa video to. Basta po maipakita ko lang sa inyo kung paano yung pagluluto, yung pagpiprepare po ng mga gamit. Ito na ngayon ang ano natin. Kapagsalang na tayo ng ilang piraso para po malaman lang natin, makita lang natin kung paano siya niluluto. Ako po kasi, ang gusto ko yung medyo toasted. Eh yung anak ko, hindi po masyadong maitim yung po ang ayaw niya. Kaya po ang gagawin natin, ito, almost done na po ito. Kaya po, yan lang ang gusto niya. Kaya po, papatayin na natin yung apoy. Tapos po, kukunin na ulit natin. Mga kabarangay, ito na po yung ating finished product. Masarap din po ipares yan sa suka na may sili. Kaya po maglalagay tayo. Yan. Lagay po tayo ng konti. At ngayon naman po ay titikman natin ang piraso. Makita po natin yung kanyang crispiness. Umayo po nyo. Malutong po. Nice. Malutong po yung pagkaluto natin. Ano po, oh, papakita ko po sa inyo. Talaga pong firm siya yung pagkaluto. Ay po, napakasarap niyang isaw-saw sa suka. Mga kabarangay, ano, sana may natutunan kayo dito sa video natin kung paano kinabangan. Yung nga po palang kabuting tumutubo sa mga dayami na kulay nito, ay pwede po natin gawing ganyan. White oyster din po yun. Kaya lang po, iba po sa culture, mas malambot at saka mas firm po yung ano niya. Yun po, medyo matigas. Kaya po, ano natin. Kaya po, medyo matagal ang magiging lutuan nun. At sa mga susunod na video po natin, ay gagawin po natin yung ibang putahe pa na maaaring gawin sa white oyster mushroom. Maaari pong gumawa tayo ng crispy mushroom, maaari pong burger mushroom sa mga susunod pong video natin yan. Kaya po continuous lang po ang pagsubaybay nyo po rito sa ating channel, at kung may natutunan po kayo dito sa ating ginawa ngayong araw na to, please subscribe, like, share, at pakipindot na rin po yung notification bell para po maging ma-update po kayo sa ating mga susunod na video pa. At kung meron po kayong comment o gusto nyong iluto o gawin natin na dito sa ating vlog, ay gagawin po natin. Please comment down below po. Yan po, din sa baba, comment down below. At isa-isa po nating sasagutin yan. At isa-isa po nating babasahin at sasagutin. Kaya po, muli po, ito po ang inyong
Barangay ni Taboy na nagsasabing hanggang sa muli mga kabarangay, paalam!